Magandang araw mga tol, naglabas ng Fighter of the Year ang World Boxing Council. Dalawang WBC champion ang napili nila bilang best fighter ngayong 2022. WBC din ang hawak ni Errol Spence, Devin Haney, Peter Bieb at si Canelo Alvarez. Pero si Naoya Inoue at Tyson Fury ang best fighter na napili ng WBC. Kung tignan ang nakalaban ni Fury sa loob ng taong 2022, dalawang mahina, ito si Derek Chisora at si Dillian White. Alam naman natin na sobrang yamado dyan si Tyson Fury. Pagdating naman kay Naoya Inoue, dalawa ang tinalo niya, si Nonito Donaire at si Paul Butler. Paliwanag ng WBC mga tol, since Inoue debut, the monster has maintained performance of the highest level. However, this year 2022 activity was simply brilliant. Inoue has an undefeated pristine record. He has conquered 3 divisions and in 2022, he defeated Nonito Donaire and Paul Butler to become undisputed champion of the bantamweight division. Ibig sabihin mga tol na panatili daw ni Inoue ang mataas na level laban sa mga champion tulad ni Donaire at Paul Butler. Nagkaroon nga daw po siya ng pristine record, napakalinis na kartada at walang bahid ng korupsyon. Kahit sa Japan ang laban niya mga tol, hindi naman naging kontrobersyal ang panalo, talagang malinis. Sinakop daw ni Inoue ang tatlong division kasama na dyan ang pagiging undisputed. Kaya walang duda na si Inoue daw ang Fighter of the Year kasama si Tyson Fury. Pero ang numero uno talaga na Fighter of the Year overall pick, ayon po sa botohan ng CBS Sports, walang iba kundi si Dimitri Bivol dahil tinalo niyang dalawang Mexican na si Canelo at si Gilberto Ramirez. Sangayon naman tayo sa pagpili kay Bivol mga tol dahil dekalibre talaga ang dalawang tinalo. So ngayong 2023, abangan po natin ang magiging laban ni Bivol kontra Arthur Bitterbiev. May laban sa January 28 si Bitterbiev versus Yarde. Sobrang yamado si Bitterbiev sa laban, wag lang ma-upset dahil masisira ang plano ni Bob Arum. Bala kasi ni Arum mga tol na ikasagad ang Bitterbiev versus Bivol. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia versus Tang Davis, posible daw mapurnada dahil sa kaso ni Tang Davis na hit and run. Matapos ipakita ni De La Hoya ang kontrata ni Ryan versus Tang Davis, lumalabas naman ngayon ang balita tungkol sa kaso ni Davis na harapin niya ngayong February. Kaugnay pa rin ito sa dating kaso na hit and run. Kung magkakaroon ng matinding problema sa kaso, baka posible daw mapurnada ang laban kay Ryan. Pero malakas pa rin ang paniniwala kong mga tol na kayang lusutan ni Davis ang kasong hit and run. Wala naman namatay sa kaso niya kaya posible maalegro. Hindi katulad sa kaso ni Yuryoskis Gamboa, nakabangga siya ng tao na tumatawid sa pedestrian lane. May napatay kaya hanggang ngayon nakakulong pa rin si Gamboa. Nangyari ang aksidente sa Cuba, hindi naman sinasadya ni Gamboa ang nangyari at hindi rin daw siya nakainom ng alak. Mahirap talaga mga tol kapag aksidente, yan ang hindi natin gusto mangyari. Kaya doble ingat na lang sa mga kapwa ko driver at riders. Masakit ang nangyari kay Gamboa mga tol kung kailan patapos ng karir. Ngayon pa lang siya nagkakaroon ng ganyang problema. Huling laban niya kay Tang Davis, Devin Haney at si Pitbull Cruz. Pwede pa sana siya lumaban kay Ryan Garcia para kumita ng medyo malaki. So hanggang dito na lang muna tayo ngayon mga tol. Maraming salamat po and God bless po sa lahat.